Ako po ay humaharap sa inyo para sa ating ABS-CBN family. Hindi po binigay ng National Telecommunications Commission ang lisensya para sa patuloy na paglilingkod ng ABS-CBN. Kaya mawawala na po sa ere ang ating ABS-CBN. Ginawa na po namin ang lahat ng requirement para sa renewal at wala rin po kaming nilabag na batas. So para sa akin guys, sabi ko nga eh, dati pa naman na nakaraang taon pa, yung nachichismis pa lang na isi-shutdown. Sabi ko sa sarili, hindi masasara ang isang establishmento kung yung mga nakalipas na mga panahon, inagagawa na nila ng maayos ang lahat. Kasi ayokong maging bias, guys. Ayokong isipin na porket nagtatrabaho tayo sa isang istasyon, eh lahat ng masasabi natin tama. Kasi kumikita tayo. Ang pinakakawawa naman dito, hindi lang basta yung mga freelance na stuntman or yung mga talent. Ang pinakakawawa dito naman yung mga nag-apply talaga, yung mga nagtapos ng pag-aaral, nag-apply ng ABS-CBN, nagtrabaho ng ilang taon. Yung iba walang alam sa mga kung anumang pamamalakad ng pamumuno doon na nasa taas. Kasi anong magagawa natin sa mga pamumuno ng mga nasa taas talaga, nasa mababa tayo. Hindi naman natin nababalitaan kung ano mga kalakaran nila doon sa taas. So sabi ko nga, hindi naman masasarang isang establishment o kahit tindahan mo o kahit anong negosyo mo kung yung pamamalakad mo maayos. Kung yung mga permit mo inayos mo, yung mga nakarang taon, plinansya mo ba lahat, na walang maaapakan, hindi tayo magsasara, ma-assurance ba tayo? Diba? Yun lang yung sa akin. Sa mga kapwa ko, stuntman, huwag na tayong maglokohan na si, ang galing ni Kibuloy kasi si Kibuloy nagpa-stop. Hindi. Kahit anong sabihin niya ni Kibuloy, kasi kung magaling si Kibuloy, di i-stop niya rin yung coronavirus, diba? So, wala naman tayong ibang sisisihin dito. Hindi dahil diniktahan ni Duterte yung NTC na yan o sino mang diktador na ipasara yung ABS-CBN. Wala tayong masisisi dito. Ang sisisihin natin dito, yung namumuno, kung anong ginawa nila sa ilang taon ng pamumuno nila, kung paano nila pinatakbo yung istasyon nila, kung paano nila pinalakad, kung planchado ba lahat, wala bang pambabayas. Para sa akin guys, sabi ko nga, eto na, dumating na yung panahon na shutdown. Kawawa talaga tayo kasi doon tayo maasa. Pero wala naman tayo ibang sisisihin dito. Hindi yung sarili natin, hindi yung pipe director natin, hindi yung manager natin, hindi yung presidente natin sa grupo. Ang masisisi lang talaga natin dito, kung bakit na-shutdown yung buong istasyon, kung tama ba yung pamamalakad nila sa loob ng 25 years. Kung maganda ba? Kasi kung isipin mo na nakaraan, wala naman tayong nagiging reklamo. Diba na ipasara nga yung PCSO? Kasi may mga kalakaran na ibalik lang ulit. So ngayon, ibig sabihin, itong ABS-CBN na shutdown ngayon, babalik din to kung may isaayos ang lahat. Ang masakit lang sa atin kasi umasa tayo na matatapos na yung pandemic tapos makakapag-shoot na tayo. Eto na nga, may pandemic na, hindi pa nga tayo makapagtrabaho lahat. Na-shutdown pa yung isang istasyon na inaasahan din natin. So, ano lang, dasal. Dasal lang tayo na sana may saayos nung nasa itaas ang lahat para lahat tayong tao may mga trabaho. So sabi ko nga, sa atin na mga freelance, hindi basta-basta sasamaan loob natin kasi freelancer tayo eh. Yung mga masamang loob dito, yung mga manggagawa talagang may mga kontrata sa istasyon, na umasa talaga, tapos yung tipong umasa talaga sila sa istasyon nila. Pero ganun na nga, tulad ng sabi ko, kung ang PCSO, yung loto, di ba nawala yun, tapos na ibalik, ibig sabihin, pag naiayos na lahat, babalik rin to. So yung ABS-CBN, babalik at babalik din yan kung may saayos na nila lahat, maplansya na nila maayos. So tayo as a stuntman, sa mga talent, extras, huwag tayo mag-alala guys. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Tsaka hindi tayo tao na patamad-tamad. So marami naman tayo, tulad nga na sinasabi natin, ang mga Pinoy, maraming talent. So ngayong time na to, after pandemic, ipakita natin na hindi lang, huwag tayong umasa. Parang sa pag-ibig, hindi pwedeng ikaw lang ang umaasa dun. Kasi pag nawala sa'yo yung tao na yun, masasaktan ka. So dapat both side. Diba? Mahal ka nung mahal mo. So ganun lang, huwag tayong maging bias din sa sarili natin na porket kumikita tayo, eh ang dami na nating iniisip ngayon. Na-shutdown kasi, si ano kasi, diniktahan, sinindi. Walang ganun. Kung nasa iayos lang lahat,
walang magsasara kung maayos ang pamamalakad ng lahat. So may lisensya tayo. Gamitin na lang tayo, mag-apply na lang talaga tayo ng driver nito, guys. Hanap na lang tayo ng trabaho talaga. Hanap tayo ng ano, ng kahit mag-shutdown sila, mabubuhay tayo. So hanap na lang tayo. Guto man, uwi na lang tayo ng Cebu nito, no? Kasi pagtapos ng pandemic, wala na lang tayong tutingan nito. Hindi naman pwedeng nandun tayo lahat nakasiksik sa gym, no? Marami na rin nakapisto dun, no? Hakatay na tayo dito.